lumpiang gulay at isda. Matipid po ang gulay nito. Patuloyin po muna natin ang mantika, ha? Para kompleto ang ating minindal, ternuhan natin ng lumpiang gulay. Kakaiba po ang palamang ko dito sa lumpiang gulay. Walang mga mahal-mahal na gulay. Tingnan nyo po, panoorin nyo kung paano ko ginawa. Mainit na yung mantika. Konting bawang lang po, ha? Konti lang ang gagamitin natin. At saka konting sibuyas. Ganito na lang ang gawin yung palaman sa inyong lumpia para mura-mura ng konti, ha? Imbis na carrots, kamote po. Pareho naman kulay dilaw, di ba? Kulay orange, naranha. O yan na lang. At least, meron kayong nailagay na matigas-tigas ng konti kesa naman kalooban ng manugang nyo. E di ito na lang, kamote. Pag malambot-lambot na, ilagay na po natin to. Maes, sariwang maes. Isang maes lang yan. O, ang mga rikadong hinahalo ko, nakikita nyo ba? Hindi pang karaniwang inihahalo sa ating lumpiang gulay. Pero kayang abutin ng panggastos nyo sa araw-araw. Lutuin natin sandali. Konting paminta. Asin. Halo. Ayun, pag malambot na pareho yung ating kamote at saka luto-luto na yung ating maes, ilagay na po natin to. Ito po ay dalawang tangkay ng pechay na dinikdik ko talaga ng pinong-pino. Di ba maganda ang kulay? Murang-mura lang yan. Pwede rin pantinda. Hindi na masama ang lasa. Konting kinchay. O kaya cilantro. Para may lasa-lasa ng konti. O kapag medyo special, lagyan niya po ng isda. O tinapato. Wala nang tinik. Yung bangos. Nabili ko yan. Ipinrito ko na isang araw. May natira pang isa. Kung wala pong tinapa o bangos, maglagay kayo ng tuna. O edi tapos. Meron na tayong palaman sa ating lumpiang gulay o lumpiang gulay na may isda. Patayin po natin yung apoy. Palalamigin natin yan. Ilalagay ko po sa tasa at babatihan ko ng dalawang itlog para magkabuo. Pagka lumamig na yung ating palaman ng konti, ilagay na po natin dito sa binating itlog. Pagkatapos po, haluin natin ng maayos para magkasama-sama. Yung itlog kasi kinakailangan yan para magkadikit-dikit pag ibinalot po natin ng lumpia. O luto na po ito, mapulan na. Patuloyin po muna natin mantika. Lagay natin sa salaan, ha, at lumamig ng konti. At yung natirang palaman, pag wala na kayong balat ng lumpia, gawin nyo pong torta. Nilagyan ko lang po ng dalawang kutsarang harina para lalong magkadikit-dikit pag ipinirito natin. Ganyan. Hanguin na po natin. O diba? Laking tipid yan. Eh ito lang po eh. Pasok na pasok sa pang-araw-araw nating panggastos eh. Para paan lang ang diskarte natin? Pwede na. O nagustuhan nyo po ba? O sa susunod po ulit, ha? Ganyan ang gagawin natin. Mura-mura ng kaunti. Pagkatapos eh, madaling lutuin, madaling kainin, masarap, masustansya. Yun po gusto nyo, di po ba? Ron Bilaro po! Lumpiang gulay at isda. Matipid po ang gulay nito.